So yun, okay, KJX, kamusta kayong lahat? At yung unang video natin kanina, yung pag-step down ni CZ Binance, no? Sa pagiging CEO. Ngayon, check natin kung sino si Richard Teng, yung bagong CEO ngayon, mga idol, no? Pag kinlik nyo yan, makikita nyo dito, Binance CEO, formerly Binance, Head of Regional Markets, former CEO of Financial Services Regulatory Authority, ADGM. So, yan siya, no? So kaya sabi ni CZ naman is maganda rin yung background ni Richard Teng. So kung titingnan natin dito sa kanyang tweet 15 hours ago, so meron na siyang 3.8 M views, no? It is an honor and with the deepest humility that I step into the role of Binance new CEO. We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150 users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold dear. So sa yun, at least buti naman sa sinabi niya, seryoso talaga siya, no? Dahil ang daming umaasa sa Binance, ang daming nagtitiwala sa Binance. Ito yung sinasabi niya na 150M users, no, and thousands. Syempre may mga empleyado din sila. So maganda rin na ganun yung thinking niya, di ba? With CZ and our leadership team's support, I have accepted this role so that we can continue to meet and exceed and expect the expectation of stakeholders while achieving our core mission, the freedom of money. So itutuloy nila, no? At si CZ din pala, hinikayat siya na kunin din yung position. The foundation which Binance stands today is stronger than ever to ensure a bright... Sabi nga ni CZ, diba? Hindi na bata ang Binance. Malaki na. Matured na yung Binance, sabi ni CZ. Kaya kayang-kaya na pwede na niyang iwan ang Binance, no? Sabi nga niya, pwede na siyang tumakbo, pwede na siyang mag-walk, diba? At mag-take a break muna siya. To ensure a bright future, I intend to use everything I've learned over the past 3 decades of financial services and regulatory experience to guide our remarkable innovative and committed team. No, my focus will be on, and ito yung mga gusto niyang gawin, pero ito yung gusto ko dyan, working with partners to drive growth and adoption of Web3. Ayan. So yan siya, no? So sana maging malupit yung mas umangat dapat pag new CEO. So dapat may mas mapatunayan ka kaysa dun sa ginawa ni CZ, di ba? Sa'yo magpapatuloy yan, eh, di ba? Dapat may mangyari, di ba? Dapat may mangyari at mas maalagaan mo mismo yung nagtitiwala sa'yo, no, na 150M users, mga idol. And then syempre, ayan na siya, no? Check natin ang Berry token, no? 0.056. So ngayon, check tayo ngayon, no? Lupit ko agabi. Nagpapalit ako ng 0.73. So 205. Wala tayong Berry. Nakaronin tayo. So susubukan natin bumili nito. Ilan ba yan? $200, $250. Sabihin mo nang ano, 11,000. Ay, sorry. 11,000 pesos. So yung 150 Berry ko ngayon, 193,000 na. So good, 'di ba? Ganyan yung mga magano, ganyan yung mag-scalping, mga idol, no? Kung paano yung mag-buy low, sell high. Ang lupit nga niyan, Berry, hindi ko lang talaga nasusubukan, hindi ko lang talaga na tawag dito na chichempuhan kasi nga nasa office tayo, mga idol, no? And then, syempre, pakita ko lang sa inyo yung ating PNL today. Bang! Negative 12 tayo, no? Ang bumagsak ay Dogecoin. Solid yung bagsak ng Dogecoin kasi kumita na ako dito ng ano, eh, ng 80. So, nasa 440 na to pero naging 378. So, si Dogecoin ang bumagsak ng tuluyan. Ang ADA, naka ano lang siya, maintain. So ito, itong 491 na to, copy trade lang tayo. So pero bukas magwi-withdraw tayo ng ano lang natin, ng assets, no? May kailangan tayong bayaran. Pero ito, itong ADA and Dogecoin, hindi yan. So ngayon, gusto ko rin bumili ulit ng Dogecoin. So dahil bumagsak siya, no, nagparang nag 4 pesos ang Dogecoin. Yan. Check. 413.
So pwede tayong bumili. Ako, bibili tayo. Bibili tayo ng Dogecoin. Nag 3.97 pala oh. Possible, pwede pang bumaba ang Dogecoin. Pero gusto ko nang bumili niyan, mga Lodi. Kasi baba na yan, para sa akin. Para sa akin lang, ha, mga Lods. No? So, Dogecoin. So, pwede tayong mag-trade. Dagdag tayo ng 50 USD sa Dogecoin. Yun lang yun. Ganun ang ginagawa ko. Kasi kapag nakikita kong lumilipad, hindi na muna ako sumasabay, mga Lods. Kasi kapag sinabayan mo yan, ayan, pwede kang humantong sa ganyan. So, 50 USD. 50 USD. Check, check. Ibili tayo, mga Lods. Ganun lang, ganun lang, ganun lang ako, mga idol, no? Yun, ganun lang yung ginagawa natin, Dogecoin. Hindi basta-basta. Naghihintay ako, syempre, pwede bang bumagsak. Eh, syempre, magkano ko lang binili yan? 3.14 lang yon. So, ngayon, try tayong bumili ng worth 50 USD by Dogecoin. Okay, good. So, yun na yun. So, medyo ganun lang, ginagawa natin. And then, everyday, copy trading lang. Pag nanalo, nanalo. No? Future copy trading, ang ginagawa lang natin dito, mga Lods. Ayan. Ayan, mga idol. No? Dito lang. Highest copy trader profit and most followers. Yan lang yung ating ginagamit pagdating sa copy trading. And then kapag 20%, nanalo ka na ng 20%, out na. Diba? Tapos, copy trade na lang ulit. Ganun lang naman kasimple yun, mga Lods. No? And then, ano ba to? Bukas na natin yun i-check. Ayan, no? Bitcoin. May bull market take profit target. Bitcoin. ETH ba? Totoo. Target. Ang target niya do sa bull market is $180, no? 115,000. Sol 500, XRP 10. Talaga. Soon. So check natin 'yan, no. Check natin 'to. So tingnan natin kung ano yung mga pwede. Alam mo, 'di ba, mapapansin niyo bumibili siya doon sa mga high market cap kasi mas safe eh. Mas safe pagka sa high market cap, no? And then ako rin, subukan natin XRP. Umababa naman ang XRP eh. Umababa ang 33. So nakaraan niya 31. Pero malay nyo, hindi na bumaba yan. Diba? Malay nyo lang. Diba? Baka hindi na bumaba yan. So subukan natin mag-ipon ulit ng ating XRP, mga idol. Subukan natin yan. So 33. So sobrang laki na ng 33. Check natin kung ano pa ba yung pwede natin gawin. And then Dogecoin. Ay, itong berry. Dito tayo maglalaro mamaya. Magpapapalit tayo ng berry. Grabe yung berry, no? So, 56. Baba ka pa? 55? Nag-55 pa. Ayan, no? Nag-55 na. No? Yun lang sa ngayon, KGX, at mabuhay kayong lahat, mga idol.